syndrome. Okay, dadaan dito. So magkakaroon niya ng delta wave. Yung pangalawa naman na AVRT, ang tawag yan is orthodromic. So orthodromic naman, nandun pa rin yung ating ano, yung bundle of Kent. Ito pa rin yung Wolff-Parkinson bypass tract. Okay, so ang mangyayari dyan, yung impulses hindi manggagaling doon sa SA node, manggagaling dito sa atria. Okay, doon sa atria, lahat ng impulses dadaan dito sa AV node. Dadaan sila lahat dito, tapos bababa. Pag bumaba na siya, i-stimulate niya yung ating ventricle. Ito, normal, payat pa kasi nanggaling sa AV node, payat. Kaso, yung impulses paakyat uli sa taas, sa atria. I-stimulate niya ng atria ng reverse. Kaya baliktad yung P-wave natin. So, yan ang tawag na orthodromic AVRT. Pag inaharap po itong puso na ito, clockwise ang dating. Okay. Yung pangatlo naman, ang tawag dyan is antidromic AVRT. Okay? Yung antidromic, ang mangyari, ito siya. Yung impulses, pasalungat naman. Yung impulses, ma-stimulate yung ventricle. Dahil cell to cell ito sa ventricle, slow. Hindi ito yung normal na conduction pathway, wide. Okay. Then, paakyat ngayon yung mga impulses natin. Dahil pabaliktad ang pagpasok ng impulses sa ano natin, atria, baliktad din yung P-wave mo. Okay. And then, going to the loop around yan. Katulad ditong isa, around. Okay. Ito naman, re-entry around siya. Okay. So, yun ang mangyayari dyan. And then, dito, kapag ang ECG ng pasyente mabilis, hindi mo na makikita yung P-wave. Napagkakamali nitong bitak ng doktor. Okay, yung pala Wolff-Parkinson ito, AVR, this is an antidromic. Okay. So, yan AVRT, there is a connection yan. Yung connection yan is between the atria and the ventricle. So, may connection because of this. So, sabi ko sa inyo, dapat tayo ito lang. Kaso sa Wolff-Parkinson, mayroon ito. Pwede rin dito sa right, pwede rin dito sa left. Pero commonly, dito sa right, along the tricuspid valve. Okay, mayroon naman tayong tinatawag na AV nodal reentry tachycardia. AV nodal reentry tachycardia, AV and RT. Ang problema naman, dito sa AV node. Okay, normally, ang AV node natin, may dalawang pathway yan. Isang fast pathway at isang slow. Yung fast pathway niyan, mabilis ang dating na impulse dito, as it says, right? Pero ang refractory, yung pag-recover niya, let's say na-stimulate yung mga tissue dyan, pag nag-recover, is slow. Okay? Refractory period. Maghihintay ka pa na matapos yan bago ma-stimulate uli. Yung iba naman dadaan dito sa slow pathway, slow nga ang dating, pero ang kanyang recovery fast. So, sa normal na puso, impulses magagaling sa SA node. Okay? Papasok yung iba sa pathway ng fast, papasok yung iba sa slow pathway. Kahit pa sabi mo may impulses dito darating, pag ito ay umabot na sa dulo, gusto niya pumasok na sa fast pathway para unahan niya, hindi pwede. By this time, yung refractory period ng fast pathway tapos na. So itong ano, yun ang magdo-dominate. Itong fast pathway magdo-dominate at impulses will go to the ventricles. Okay. So yan. Yun namang abnormal, okay, mayroon tayong premature atrial impulses. Magagaling sa atria, hindi sa SA node. So, impulses darating prematurely. Pagdating niya dito sa fast pathway, ongoing yung refractory period. Hindi niya ngayon, hindi siya makapasok. Okay, kasi hindi niya pwede ma-stimulate kasi may ongoing stimulation pa rin siya. So, ang gagawin niya, pupunta siya doon sa slow pathway. Pagdating niya dito sa slow pathway na to, makakapasok. Nakaano siya, nagsucceed siya. Bababangan niya impulses dito, stimulate yung ventricle. Yung iba, patras, paakyat. Yan ang tinatawag na retrograde conduction. Iikot siya, magkukos siya ng re-entry. Yan, okay? Pag mabilis ito, mabibilis sila yan. Usually, ang mga ano natin, ang AV nodal natin, madalang ang ano natin bundle, madalang ang kanilang bundle branch block. Madalang. Commonly yan sa AVRT. Okay? Kapag mayroon sila dyan, isa yan sa differential diagnosis ng bitak natin. So, magdududa. So, the best thing to do is we do ECG and get the history. At kung mayroon siyang ECG before coming to, before, you know, admitted sa CCU. Okay. So, normally, kapag ang pasyente ay walang bundle branch block, ito makikita mo. Ang mga SVT yan ay mabibilis at payat. Okay. So, yan, this is sinus tachycardia. This is atrial flutter. This is atrial fibrillation. Kapag itong mga ito ay mabibilis ang tibok, your heart rate ng puso, at sinamahan mo ng bundle branches, they become wide complexes. So, isa yan na magdududa ka na baka bitak yun. Okay? Kasi hindi lahat ng bitak magpapasa out ang pasyente. Usually, yung iba gising, nagsasalita pa, okay pa. Pero kung may heart attack ka na at nagbibita ka, diretso yan. Yan, kasi mayroon silang infarcted site.
most 90% ng mga bitak ng pasyente natin na mayroon silang heart attack, usually, yung let's say a day or two, kahit sabihin mong ano, they end up really a true bitak. Okay. Pero mayroon tayong reperfusion, which I discussed, they are actually narrower. And they are benign. Pero pag ang reperfusion bitak naman, imabilis, yes, pwede mo entertain, posible yan na bitak yan. Okay. So, inadmit natin ang pasyente, ito ang nakita nyo sa ECG. Okay. So, the patient arrived, ito ang kanyang ECG. Meron siyang sinus rhythm with left bundle. So, this is sinus rhythm with left bundle yan. Okay. So, makikita nyo, small ang P wave, but that is still sinus. There's still a P wave, and this is sinus rhythm with left bundle. Okay. So, nakikita natin dyan, sinus rhythm with left bundle. Ito yun. So, here, on the other side, okay, left bundle dyan, makikita nyo upright, or downward is a negative deflection, SVT, with left bundle. Okay, and then pagdating dito is upright. This is a little bit atypical, but that still dominant, 90% is still sinus rhythm with left bundle branch block. An hour after, let's say, nakalipas yung isang dalawang oras, dumating, ganitong pasyente. Yung ECG na naging wide complex tachycardia. Okay. So, pasyente naman okay pa. Stoking, just a little decrease in the blood pressure, but the patient is conscious, etc. So, you see na they're all deflected. So, concordant, yes, 1, 2, 3. They're all pointing downward, negative deflection. Okay. And then you look at the 12 lead, the lead 2 here. They are actually 0.13, 0.14 seconds. So, very narrow. There is the so-called artifact here. So, huwag niyo intindihin yung artifact. Okay, so what I do, I will get that ECG for sa 12-lead ECG. Kukompare ko yan. So you compare yan, lahat sila magkakapareho. Lahat ang design magkakapareho. Lahat, the same, same, same. Ang pagkakaiba lang nitong dalawang ito is the rate. So actually, this is sinus rhythm with left bundle. Ito naman SVT with left bundle. SVT lang ito. Okay, ngayon, let's say I don't have this. Wala ako nito. Tapos itong nakita ko. Gusto mo i-compare ito sa isang klaseng bitak. This is an example na isang bitak na wide. Okay. So, dito sa bitak na ito, makikita nyo, okay, this is bitak. Okay, then yan ang bitak. Ito yung ating isang ano, wide complex din ito na left bundle. Okay. So, let us assume, huwag muna tayo mag-interpret. So, let's take a look. Compare muna natin. Okay. Concordant, yes. Negative deflection lahat yan. Negatively concordant. Negatively concordant. Negative, negative. They all pointing downward. So, there's a concordance. Okay. So, yan sa requirement na bitak. Okay. So, then, let's take a look. Look at yung descent ng QRS natin. Ito, malalaki, matataba. There is a slur. Mayroon kang notch. There's a slur and there's a snatch. Okay. Wide. Wide siya yan. Napaka-wide. Pagdating dito, narrow. Slick. Mabilis ang bulusok ng QRS pababa. Payat. So, compare mo sa dalawa, mas maluwag, mas mataba ito kaysa ito. Okay, kahit sabi mo may concordance sila, may nakikita ka pa rin pagkakaiba. Lead 2. So, mayroon siyang ano dito, notch, ito wala. So, mataba, ito payat, ang bulusok nito mayroong notch, may slur. Okay, now, ito yung mga common lang na nakikita natin sa bitak and BFib. So, hindi mo na kukuhanin yung malalalim, yung immediate. Punta ka sa lead 2. Sa lead 2 mo, yung QRS mo, mga ano to, mga 0.16 to 0.20 seconds, ito, downward deflection to ng QRS. Okay. Makikita mo dito, mayroon ka tinatawag na fusion beat. That is the fusion beat here. That's a fusion beat. Kaiba ito ang personal.